Napakaraming nagtatanong nito kung kailangan pa daw ba pumunta sa POA para kumuha ng OAC kung naka-green na ang kanilang OFW pass. Kasi guys, after nila makapag-verify ng kontrata dahil nag-change employer sila at nung nag-register sila sa DMW mobile app, ay kulay green na ang nakuha nilang QR code sa kanilang OFW pass. Ang sagot guys ay yes, kailangan nyo pa rin kumuha ng OAC sa mismong opisina ng POA kahit naka-green na ang OFW pass nyo after nyo makapag-verify ng kontrata. Dahil unang-una guys ay sumasailalim muli sa pilot test run ang DMW mobile app at ang OFW pass. What? Base na rin sa latest post ng DMW Facebook page at ilalagay ko guys yung post nila sa description ng video na ito para mabasa nyo. Pangalawa ay OAC or OAC exemption pa rin ang hinahanap ng mga immigration officer kapag pabalik na kayo sa ibang bansa. Hindi pa rin tinatanggap ang OFW pass. Though may mga immigration officer na rin ang naghahanap ng OFW pass, pero mas priority pa rin nila ang OAC or OAC exemption dahil nga hindi pa talaga maayos ang DMW mobile app sa pagkuha ng OFW pass. Marami pa rin naka-red ang QR code kahit nakapag-verify na ng kontrata at yung iba ay hirap pa rin makapag-register dito. Kaya napakarami pa talagang problema ang DMW mobile app. Kaya OAC or OAC exemption pa rin ang gagamitin kapag pabalik na kayo sa ibang bansa. Pero may bago ngayon sa PAPSBAM account na nabanggit ko na ito sa isang video ko. Na kapag after nyo makapag-verify at kahit change employer kayo, at napansin nyo na yung latest employer nyo na ang nakalagay at updated na lahat ng information nyo or employment information nyo sa inyong PAPSBAM account, ay hindi nyo na kailangan pa pumunta sa opisina ng POA. Kailangan nyo na lang ipaprint ito at ready to go na kayo. Dahil guys, konektado na nga ang mga system ng DMW at ng mga polo sa ibang bansa. So kapag binerify ng kontrata nyo ay papasok sa database ng polo ang information nyo at papasok na din ito sa system ng DMW. Pero kung hindi pa updated ang PAPSBAM account nyo after nyo makapag-verify, o kaya naman kung hindi nyo ito nabubuksan, ay kailangan nyo pa rin magsadya sa opisina ng POA para makakuha kayo ng updated OAC. Ang sinasabi ko lang na hindi na kailangan pumunta sa opisina ng POA ay kapag nakita nyong updated na ang OAC nyo at yung bagong employer nyo na ang nakarecord sa inyong PAPSBAM account. At sa mga nagtatanong naman kung kailan pa daw ba o kung totoo daw ba na kailangan pa magpa-verify ng kontrata kada uwi sa Pilipinas o kada bakasyon sa Pilipinas. Ang sagot guys, kung wala naman kayong employment changes at dati na kayo nagkaroon ng OAC at babalik pa rin kayo sa parehong employer, ay hindi nyo na kailangan ng panibagong contract verification. Kailangan nyo lang mag-acquire ng OAC exemption sa inyong PAPSBAM account. Pero kung hindi naman kayo marunong mag-acquire ng OAC exemption sa inyong PAPSBAM account or sa online, ay pwede kayo dumaan o sumadya sa POA desk na matatagpuan nyo sa loob ng NAIA. Bukas sila 24/7 at hindi sila nagsasarado, at pwede kayo magpa-print ng OAC exemption nyo sa kanila. Dahil guys, ang mga kailangan lang magpa-verify ng panibagong kontrata is yung mga nag-change employer, yung mga galing sa visa, nag-change job site, nag-change company name kahit pareho pa rin ang owner, yung mga nag-change position, o kaya naman yung mga babae na nag-change ng marital status from single to married. Sila ang kailangan magpa-verify ng kontrata kapag uuwi sa Pilipinas. Pero inuulit ko, kapag dati ka nang may OAC or dati ka na nakapag-verify ng kontrata at nakakuha ka na ng OAC at babalik under the same employer na wala namang pagbabago sa employment status nyo or information nyo, ay hindi nyo na kailangan pa ng bagong polo contract verification. Nag-aalala kasi guys yung mga nagtatanong dahil daw nakapag-acquire naman sila ng OAC exemption at wala namang pagbabago sa kanilang employer pero nakapula ang kanilang OFW pass. Ang sagot guys, kagaya nga nung sa akin, nakapag-acquire naman ako ng OAC exemption, pero pula ang aking OFW pass. At minsan nagiging green. At minsan nagiging pula ulit at nagiging green. So, wala sa record nyo ang problema as long as na-open nyo ang PAPSBAM account nyo at nakakapag-acquire kayo ng OAC exemption at walang any employment changes. Lalo na't under pilot test run na naman ang DMW mobile app. What? So, meaning nito ay nasa app ang problema dahil magulo pa talaga ito sa ngayon. Kaya OAC or OAC exemption pa rin ang gagamitin ng mga OFW pabalik sa ibang bansa. So ayun guys, sana may nakuha kayo idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo.
At sa mga hindi pa dyan subscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayo updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time!